What's up, my fellow MMA super fans? My name is Nisi Ikasiano. Well, ako, kung ako tatanungin, this guy needs no introduction, pero gagawin ko pa rin dahil yun ang trabaho ko. Ladies and gentlemen, makakasama natin sa programa na ito o sa episode na ito ay walang iba, kundi ang tinatawag nilang Thunder Kid na nasa Bali, Indonesia ngayon. Ladies and gentlemen, Lito Adiwang. Lito, kumusta? Hello, hello. And salamat ulit sa pag-i-interview. Miss ko na to. And okay naman. Masaya at okay ako dito sa Bali. Mukhang medyo mabigat sa pakiramdam yung sinabi mo, miss ko na to. Parang hindi tayo laging nag-uusap. Well, Lito! Well, Lito, ito nga may magandang balita na kami ay nasagap. And by the time na mapapanood nila to, eh, for sure, alam na rin ng buong madla. Eh, ikaw magbabalik aksyon this coming February at One Fight Night 19. Dahil ito si Lito Adiwang ay makakalaban. Ito nga si former number 5 ranked strawweight contender na si Daniel Mini T. Williams. Lito, alam naman natin ang talagang hinahanap mong laban is against a ranked contender. Eh ito, kaso nga lang, ito, kahit though nag-express ka na ng intention mo, I want a ranked contender, pero binigyan ka ng former ranked contender. Dito, your impression, of course, syempre, expectations mo in this for your upcoming fight. Una, at least, masaya pa rin ako kasi at least yun nga, na nabigyan kagad tayo ulit ng laban. And yun naman para sa akin is kahit sino dyan, kahit sino, pero ang gusto ko talaga dati is at least yung nasa top 5. Pero hindi naman basta-basta itong binigay nila sa akin ngayon. So, he fought all the best strikers. Nagsimula kay Rotang, then kay Superlek, then kay Diabella. And then I think his project here in ONE is to fight the best strikers in the world. Kaya nila binigay sa akin. So, yan, that's one of my ano rin dito sa outing kong to, one of my point na to show na yung striking ko rin is nasa top. Nasa top level pa rin at par ika nga with the best, not only in mixed martial arts but also in other disciplines under the ONE Championship banner. I get it kung ano yung motivation mo in this coming fight. Ngayon, Lito, of course, the goal here is to enter the top 5. And sa top 5, kung titignan natin, number 1, of course, ang iyong katukaya, Joshua Passion. Number 2, Bokang Masunayne. Number 3, Hiroba Minowa. Number 4, Gustavo Ballard. Number 5, Mansur Malakayev. Ano ha, for the next 2 months, sobrang taas, no? So, sabihin natin, may activity yung division mo pa lang. Ito pa lang mangyayari pa lang this weekend. Of course, pag napanood nila to, tapos na yung laban. 1165, dalawang strawweight fights involved yung majority ng strawweight division. Plus, ito nga si Joshua Pasha will fight on March 1st against Jared Brooks in a rematch. Pero ikaw yung kumakatok. Do you think a decisive performance in this fight against Mini T na hindi malabo? Kasi stylistically, ito yung magusto mong laban. Do you think, kahit sabihin natin, you're not facing someone from the top 5, but still, kung makapag-produce ka ng isang highlight reel performance, ibig sabihin, it would put you into consideration na at least to be a candidate na makapasok in the top 5? Oh, sa tingin ko, definitely na makakapasok na tayo sa top 5 kung eto, makukuha natin tong panalong to kasi tignan natin yung mga nasa top 5 ngayon. Yun yan, na-mention mo kanina is some of those yun, maglalaban sila and someone will definitely fall out from top 5 and yun, pang tatlong consecutive wins ko na to kung sakali. So I really believe I deserve to be on the top 5 and yan. Just a few fights looking for the title shot.
Kung titingnan natin yung race dito sa top 5 na yun nga eh, medyo dikit-dikit yung laban kasi si Bokang ang makakalaban niya in Tokyo, Japan this weekend. Ito nga si Kaito Yamakita. Tapos ito nga makakalaban ni Hiroba Minowa is Gustavo Ballard. So, do you agree na meron talagang magiging expendables dito eh? Merong malalaglag at may makakapasok. I agree na yun, may malalagas at may papasok dito. And yung fight nila Gustavo and Heroba, I think kung sino man malalaglag talaga kung sinong matatalo sa kanila doon. So it's for you to capitalize lalo. Ganito yung magiging situation. Yun naman talaga yung goal natin. Goal mo. Ever since na bumalik ka last year. Dito, yun nga nabanggit mo kanina na parang you still look at it as an opportunity. Stylistically, this is the fight that you want. Kasi apart from knocking on the door for the rankings or for the division to allow you to enter the top 5, is talaga yung goal mo ever since na makabalik ka from the injury is to produce electrifying performance. Yun yung palagi mong sinasabi. Lagi gusto mong to put up a performance na talagang to let the audience know that they're getting their money's worth. Ito rin ba yung isang reason bakit? Kasi si Miniti, hindi rin biro yan. Nabanggit mo nga kanina, kinalaban sila Rod Tang, may never say die attitude. And do you see things play out ngayon na parang walang magsushoot ng takedown dito sa laban na to? We'll see kasi I think yun nga, both of us are strikers. So tignan na lang natin kung sinong magiging wrestler sa amin kung hindi kaya yung damage na matatanggap. So yun yung tingin ko dito, but definitely I'm really excited for this fight and visualizing this fight going to be electrifying and entertaining. So, magiging maganda to, explosive fight to na striking battle. Ngayon, Lito, marami nagtatanong. Sa last two fights mo, talagang iba-iba yung nakakasama mo as a support group. Ngayon, for this fight, siguro magbigay tayo ng linaw kung nasaan ka, sino ang kasama mong nagpe-prepare. Kasi nagsimula ka nung against Adrian Matisse with Hit Valley. Tapos ngayon, napapansin namin, you're now with Soma. Meron din mga tumutulong in the past fights with Valley MMA. Dito, syempre, a lot of your fans are worried na parang saan ka papunta? Sino yung mga kasama mo ngayon? I'm giving you the floor to explain and shed light on the matter na parang eto ako, secured ako. Paano? So, yun yan nung comeback fight ko against Matisse is hindi lang di una talaga is I reach out sa mga coaches ko rin dati international na kung pwede is yan tulungan ako. So ang naging training ground namin is sa Thailand. And then kaya rin lang ako napunta sa Bali is one of my yan friend na co-athlete din is may gym dito. So ang balak namin, kunin na lang namin yung mga coaches, tuloy namin dito. Now, which is on renovation yung gym ngayon. And yan, ang isang reason kung bakit. And then yung mga coaches na lang, yung naging training ground ko is, yan, nag-usap-usap kami. Kaya nag-settle na ako, talagang, eto na, magsasettle na ako talaga sa Soma MMA. So, sa kanila na ako talagang mag-training and sa kanila, sila na yung i-re-represent ko. So, ito na solid na. Ito na yung masasabi natin for now na magiging tahanan mo. Dito na ako sa Soma ngayon. Dito, speaking of getting out of your comfort zone, meron kang kakilala na recently announced his departure from the team kung saan ka rin galing. I just want to talk about it kasi naging evident naman sa inyo lahat ng umalis ay still managed to
Get Hold of Success. Ikaw, Joshua Pasio, Edward Fulayang, and of course, I'm talking about Stephen Loman. Sa mga hindi nakakaalam, ano yung importansya for a guy who is competing or for athletes like you guys na competing in a multifaceted sport like mixed martial arts na every year, every period, nagkakaroon ng improvement. Gano'ng importante yun na parang to go out of your comfort zone and really find the right group of people in terms of development. And for sure, ito rin yung hanap ni Stephen Loman ngayon as kung bakit siya umalis ng Team Lakay. So, yun lang. Dagdagan ko lang yung word na important. Hindi lang important, very important. Kasi yun nga, as the game evolved, ang daming movements, ang daming mga techniques na lumalabas. So, kailangan natin, hindi lang, yun nga, yun ang parang comment natin nila sa atin dati na we're stuck sa striking namin, hindi na-develop, and negative comments like those na wala kaming ground. Yeah. And ngayon that we're doing, we're exploring, we're doing the right thing, ang dami na namang comments. So, para sa akin lang is, we'll just let our actions speak. Yun naman, nakikita natin na may improvement tayo. So, yun lang, I just ask for your support and love na lang, and yeah, just keep the support na lang, not hate. Sa So, mga... So naniniwala ka, dumb if you do, dumb if you don't. That's the perfect phrase to describe it, no, Patol. Well, Geto, of course, related pa rin kay Stephen Loman, how confident are you na with or without his old team or old team nyo, he would still be successful as a mixed martial artist? For me or for Stephen? For Stephen. Ay, go, of for course. Stephen. Of course, alam ko na. For Stephen, yan. Alam kong pinag-isipan niya yan ng matagal. And then, alam kong may plano siya. Pinagplanuhan niya yan kung paano siya makakabalik on the game na better than before. So, alam ko, I really, support and parang alam ko na parang na na-visualize ko rin yung mga gusto niyang gawin. Yun nga. So gusto niyang mag-improve and gusto niyang madagdagan pa yung mga skill set and matuto. So for me, and for sure babalik siya better than before. Speaking of magdadagdag ng skill set, balik tayo sa iyo dito for this training camp. Of course, makakalaban mo isang high-level striker. For the last two fights, talagang naging focus mo is your boxing. At very evident ang talagang growth mo in that aspect. So far, paano nyo pinaplano tong laban na to against Daniel Williams na talagang very comfortable in his as a kickboxer and a Muay Thai fighter. Plus, meron din siyang significant run as a mixed martial artist. Lito, pag-usapan naman natin yan. Ano yung mga focus, ano yung mga areas na tagang pinupunan mo ng pansin heading into this crucial fight, because this fight could punch, could let you allow, o sabihin natin, could open the doors for you to enter the top five. So, yan, pinag-focusan namin ngayon yung una is yung strength ko. Ano ba yung mas lamang ko sa kanya? So, I think ko, and I believe na my boxing is better than him. And then so yun lang, kailangan dapat mas una ako sa mga strikes sa kanya. And then yun, in a striking complete game, dapat control ko palagi. And then yun, once na hindi natin alam, MMA ang laban namin, so kung biglang may ground, pupunta kami sa ground or yun, mix, magiging mix na dapat yun pa rin, in control ako. So yun ang pinag-focusan namin. Lito, alam naman natin you're faster than, kung agility lang ang pag-uusapan, you're faster than Daniel Williams.
Pero alam din natin na sabihin natin na may devil may care style. Ito nga si Daniel Williams. Hindi siya yung pinaka defensively sound competitor in the sport. Are you looking at that aspect na parang kahit alam nakakatakot makipagsabayan kay Daniel Williams pero kahit papaano you would land. Nakikita mo na ba yun na parang this is the right fight for me na parang medyo pipitas ako pipitas dito sa laban na to. And then yeah, nakikita kong medyo delikado rin talaga. Hindi siya basta-bastang kalaban kasi maganda yung style niya sa striker, pero yun lang, I need to overcome and yun, get my confidence on that na kailangan dapat yun, I need to believe na mas pino and then plan out yung mga strike ko para ma-deliver ko talaga. Kasi yun nga, once na I doubt myself, kahit na mas maganda yung mga skill set ko sa kanya, hindi yan lalabas. So parang yan ang pinag-focusan namin ngayon. Then, game plan and my confidence to enter them. Dito, you're blessed na maaga ka nakakuha ng laban. This 2024 February, papatong ka na inside the ring. Projection mo throughout the year, tingin mong makakailang labang ka, ano yung goal mo realistically para lang sabihin natin makalapit dun sa inaasam-asam mong world title siya? So, yan, goal ko this year is at least makakuha ng pagkatapos nitong laban na to, at least parang target ko is kung pwede is every 2 months na every 2 months. kung pwede makakuha tayo. Dapat Kasi, six fights a year yun. Or 2 or 3 months at least para kasi wala, I really move here in Bali, wala akong talagang focus ako, gym, balik lang dito sa place ko, rest, and then ganun, repeat, train, and rest lang talaga. So, ang hirap na, nasa athlete's life talaga ako ngayon. So, parang gusto ko is magbunga rin yan na sana mabigyan din tayo tuloy-tuloy ng laban. And I'm really hoping and nakikita ko rin na mangyayari din yan as long as we keep winning, disiplinehan, maganda yung mapapakita natin. Malaki bang factor yung sinasabi mo? Kasi sabi mo at least 2 months to every 2 months ka lumalaban yung malaking factor ba yung direction na gagawin ng ONE Championship this year? Kasi ang sabi nila, kailangan daw, magiging focus daw nila this year, ibabalik nila yung focus sa MMA. At nakikita naman din natin yan kasi binalik din nila yung numbered events. Magsisimula sa Japan, 1165. Tapos 1166 sa March 1 in Qatar. Yun ba yung isang factor din? Apart from gusto mo talaga makakuha ng world title shot, kaya gusto mo rin. Kaya pinupush mo yung activity. 50-50. Yan, alam kong yan, ipupush nila ang MMA this year, babalik na nila. So, I'm really excited for that. And yun nga, gusto ko rin always be part on the big shows. So, yan yung isang ngabol ko dito. At makalabas ng lumpini man lang. And isa pa, yung ano, yung US event nila, I'm really hoping na maka-join din doon. Sa mga hindi nakakaalam, ang US event is in September, babalik sila in Denver, tapos November for the first time, Atlanta, Georgia. So 2 events ang scheduled ng ONE Championship this year sa United States. Eh, balik naman tayo kay Lito. Lito, so of course, syempre, kailangan natin itanong to, how do you see things play out? And so far, na nakikita mo ngayon, paano mo nakikita na paano mo nakikita yung sarili mong ipapanalo tong labang ito? So, yan, I visualize, of course, na mananalo tayo dito, and then, yan, kung
Kung makikipagsabayan talaga and I can connect my strikes, I No. think may matatapos ko talaga siya. So, yun ang target ko at na-visualize ko dito. I'm going to finish this guy. So, no smiling Thunder Kid na katulad dun sa Jeremy Miada rematch. Eto, mas focus na ako and mas seryoso. Mas seryoso. Bago tayo matapos dito, kailangan muna naming tanungin regarding this. Of course, lalaban si Joshua Pasio on March 1st. Nakasama mo si Joshua ng, I don't know, 4 years? 3 years? Under one Four camp? years. Four years. Nakalaban mo rin si Jared Brooks. Balikan natin yung unang laban. Ano yung naging sabihin natin shorthand ni Joshua in that first fight? And ano ang dapat niyang gawin in the second fight para lang sabihin natin makuha niya yung panalo against Jared Brooks? Yan. I think nung una is talagang pinaghandaan lang namin yung strength ni Jared, na nakalimutan natin na yung strength ni Joshua to attack. So parang hinintay lang natin yung wrestling na i-defend natin, na nakalimutan na natin atakihin din siya sa strength natin as a striker. So yun ang isang alam kong pinagtuunan nila ng training ngayon. So definitely to stop Jared Brooks wrestling and yung control niya sa ground, and then tayo or scramble on the ground, try to find the good position, give a ground and pound, get a submission or stand up ulit para yan. Yung konting ano lang, yung nagkulang lang talaga naman si Joshua doon ng konting push sa attacks niya. Yeah. Parang naghintay. So, kung i-add natin yon, think kuhang-kuha niya itong panalo. So, ikaw naniniwala ka na yun yung kulang ni Joshua, offense, which is ako rin. Talagang parang nakaabang lang si Joshua in that first fight. So, kailangan lumaban si Joshua as Joshua Pasio in the rematch for him to come out victorious. Don't respect too much yung ano, yung wrestling ni Jared, kasi nakita naman natin kaya niyang i-defend, kaya niyang makipag-scramble on the ground. So yun lang siguro, parang na-stuck tayo doon na i-defend, mag-defend lang. So ngayon try to attack naman. Ito nga, Jared Brooks spent 25 minutes with Joshua Pasio, pero ikaw Lito, you spent countless hours on the training mats with Joshua Pasio. Ano na, ikaw ba naniniwala ka na si Joshua Pasio, alam mo rin yan Lito, na pag rematch, yung adaptability ni Joshua kakaiba. Talaga na paghahandaan niya. Lalo yung familiarization lumalabas, is his best friend. Do you think it would be the same heading into the rematch against Jared Brooks? Yun yung isang strength and advantage ni Joshua. Nakita naman natin sa mga previous fights niya, na pansinin natin yung every rematch, ang laki ng improvement. Ang laki ng, alam, talagang napag-aralan na yung move ng kalaban. So yun yung key niya dito sa rematch nila. For sure, alam niya yung mga, alam niya kung gaano kalakas, alam niya yung mga positions na nabigla siya dati. So ngayon, for sure, yung game, yung lalabas dito yung game niya din. Dito, as someone na parte ng strawweight division, tanggalin natin na magkakilala kayo ni Joshua, tanggalin natin yung factor na magkaibigan kayo. Pero I really want your honest to goodness prediction for this rematch on March 1st. Sa tingin mo, sino ang aalis ng Qatar with 26 pounds of gold around this waist? So for, para sa akin talaga, may honest opinion, kasi yun nga, naka-training ko si Joshua and nakalaban ko si Jared.
In my honest opinion, kung nakuha ni Joshua yung proper training and proper adjustment, to mayuwi natin. Joshua will definitely come back sa Pilipinas na may belt tayo. By way of, para sa akin, parang nabivisualize ko lang knockout dito eh. Knockout. Okay. Ayan ang Fearless Forecast ni Lito Adiwang. But of course, I'm going to plug your upcoming fight on February 17, February 16 in the United States. Ito nga si Lito Adiwang, the Thunder Kid, faces Mini T, Daniel Williams of Australia. Napakagandang fight card. In the main event, Jonathan Hargerty, kakalabanin si Felipe Lobo with the one bantamweight Muay Thai World Championship on the line, at iba-iba pang laban. And of course, we're excited. We're excited to see the entire bout lineup for this big event that would air in the United States on Prime Video. And of course, sa atin, check your local listings kung saan natin mapapanood. But of course, sa Pilipinas, mapapanood natin siya on One Sports. Dito, before we say goodbye, baka may nais kang pasalamatan. So, yan. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa atin. Yan, kila Kong Yap and kay Boss MA and all the patings out there. And yan, my close friends back in Baguio. Ramdam ko talaga yung support nyo nung umuwi ako dyan. So, yun ang baon ko na, okay. Medyo mahirap maging ma-distance, pero yan ang baan kong lakas para to give my best, and yan, para nakakadagdag motivation yan sa akin para one, every time I fight and give my best and to entertain. Oh, di ba? Siyempre, mga support, nararamdaman mo. Eh, ikaw, nahuli kita nakasama. Umuwi tayong... Well, yun na lang yun. Lito, yep. We wish you nothing but the best for your upcoming fight. Thank you. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Cashano with the one and only Thunder Kid, Lito Adiwang. Till next time.